Hello! Welcome back po kay Mama Shark Vlogs. Naalala niyo po, pumunta ako ng Asian store at nakita ko tong isang karton ng ready-to-made na kutsinta from Galenco na brand. So ngayon, itatry ko siya. Hindi naman siya masyadong mahirap kasi yung kailangan ko lang is tubig, molde, tapos steamer. So ngayon, tutulungan ako ni Bibi Shark kung paano gawin tong ready-to-made na kutsinta. So, meron ako dito ang mixing bowl. 1 cup na tubig, pang-mix, pang-halo. Tapos, ito yung aking molde. So, ngayon, imimix natin tong ready-made na kutsinta. Daisa, yung makli open dun. Matthew's car. Ngayon, bubuksan siya ni Baby Shark. Tapos, ilalagay dito sa mixing bowl. Makalas dun, Scott. So, ngayon, ilalagay na natin yung 1 cup na tubig. Wait. Medumar. Tapos, si Mama Shark ang hahalo. Okay. You mix, then I'll put water. No, you mix. So, habang hinahalo ni Baby Shark yung ating ready-made na kutsinta, i-ready naman natin yung ating steamer. So, eto guys, yung aking steamer. Ano siya? Siemens. Tapos na 2-in-1 na siya. Oven, tsaka steamer. So, yan, naka-ready na siya. 100 degrees. So, pagkatapos kong ilagay siya sa molde, ipapasok na natin siya sa steamer. So, ayun guys. Nahalo na siya ng mabuti hanggang sa matunaw na. So, sasalin lang natin siya ulit sa ating measuring cup para ilagay sa ating molde. So, tapos, lalagay lang natin siya ng paisa-isa. May mami dun, Scott. Hindi masyadong makapal, hindi masyadong manipis kasi aalsa pa yan siya. Tapos kung masyado siyang makapal, medyo baumay. So first time ko to siyang ginawa. So hindi ko alam kung ilang piraso ang pwedeng gawin sa isang pakete. Ayun. Ubus na siya. So, 6, 7, 8, 9. 10 lang yung nagawa ko, guys. So, ngayon, ilalagay na natin siya sa steamer. Ayan na guys, tapos maghihintay lang tayo ng 30 to 35 minutes. Ayan guys, maghihintay lang tayo ng 30 to 35 minutes hanggang tumigas yung ating kutsinta. So, ayan na guys, tapos na ang aming kutsinta ni Baby Shark. Kaya malamig na siya. At pwede na siyang tikman. Salamat sa panonood.